po sa mga magpapalit ng bearing dito sa kanilang steering head at hindi malaman kung anong bearing ang ikakabit nila. Ito bang stock na ball race bearing? Or either naman itong knuckle bearing or tinatawag nating stick bearing dahil stick po siya at tinatawag din po nating tapered kasi naka-tapered siya na bearing. So ano po ba yung best gamitin o best ikabit sa inyong motor? Huwag po sana tayo magkaroon ng kalituhan dito mga pare ko dahil ang pinagkukumpara po natin bearing ay magkaiba lang po yung kanilang design pero dapat po ay magkapareho ng quality. Kumbaga parehong branded at parehong maganda yung kanilang materyales. So alamin muna po natin yung kanilang pagkakaiba bukod po sa kanilang pangalan. Ito po yung ating ball race bearing at ito po yung common at ito po yung mga stock na nakalagay sa lahat ng motor. Ayan o. At hindi lang po motor dahil kung meron ka pong bisikleta ay ganitong ganito rin po yung nakalagay sa kanya. Ito po yung bearing. Atan nyo mga pare ko yung bilog. Yung kanyang bearing at ayan po yung kanyang corona at ito po yung kanyang kupa. So ayan. And then libat naman po tayo dito sa tapered or stick or knuckle bearing. Kung makikita nyo, ibang-iba naman siya. At palapad, hindi po siya pabilog yung kanyang bearing. Ayan o. At malapad po yung pinag-aanoan nyo. So ito mga pare ko, ayan po yung kanyang pagkakaiba. Second, ay alamin naman po natin yung kanilang advantage at disadvantage. At unahin na po natin to si Bull Race. At ito po yung kanyang advantage. Kung mapapansin nyo, mas maliit po siya. Kukumpiran po natin sa Knuckle. At ang ibig sabihin po niyan, mas magaan po siya at lightweight nga po. And then second na advantage niya, kung mapapansin mo yung bearing niya ay bilog at kukunti lang po yung contact niya dito sa pinaka base niya at ang ibig sabihin naman yun is maliit lang po yung kanyang nakikreate na friction. So less friction, ibig sabihin much smoother po yung pag-steering niyo. At lastly, kung bakit po siya ang kinakabit ng mga manufacturer ng motor, dahil po siya ay mas mura ng kalahati dito sa knuckle bearing. At the same time is pasado naman po siya sa design. Kumbaga tamang-tama lang po siyang gamitin sa design na mga single at hindi po siya overrated. Kumbaga pasok na pasok. So ang disadvantage naman niya ay hindi po siya pwede sa mga heavy loads. Hindi naman po problema yun dahil nakasingle lang po yung pinagkakabitan ng motor nito. So hindi po siya pwede pag may sidecar at yung pinapatalon na motor. At ganito po yung mangyayari sa kanya na tulad nitong nangyari sa akin. Dahil ito pong motor na pinagkakabitan ko nito ay meron na po siyang sidecar. Then, lipat naman po tayo sa knuckle bearing. At ang kauna-unahan pong advantage ito ay alam nyo na, pwede po siya sa mga heavy loads. Dahil kung mapapansin nyo po yung kanyang bearing, siya po ay malalapad. Kumbaga, nakadesign po talaga siya sa heavy loads. Kaya nga po ito yung mga ginagamit sa mga pang motocross na motor. At talaga naman sa mga mabibigat yung mga dinadalang motor. Ayan. Dahil siguradong kayang-kaya po nitong bearing na to yung mga mabibigat na heavy loads na kinakabit nyo sa kanya. Ayan, ang kanyang number one advantage. Then sa disadvantage naman, ayun, yung kabaliteran nitong ating Bull Race, medyo meron siyang friction dahil nga malapad yung kanyang bearing pero hindi naman po siya ganun katindi. So manageable naman po yung friction na yun. Then second is, alam nyo na, mas mahal po ito ng kalahati kukumpira po doon sa knuckle bearing. At para makapamili na po tayo sa dalawa, ay dumako na po tayo sa application at kung ano po ba yung status ng motor na pagkakabitan ng mga bearing na to. At kung ang motor nyo naman ay single at hindi nyo naman po pinapatalon tulad ng mga motocross, ay itong Bull Race ay pwedeng-pwede na po sa inyo. Kumbaga mura na po siya at the same time is kayang-kaya niya po yung load na ibibigay nyo rito. And then kung ang motor nyo naman ay may sidecar at pinatatalon nyo dahil pang motocross siya, ay automatically mga pare ko, ito na po ang inyong gagamitin. At wag na wag po to dahil ganito po ang mangyayari sa bearing nyo. At kung may budget kayo at gusto nyo lamang, ay pwede rin po kayong magkabit ng knuckle bearing sa inyong motor. Kahit na po ito ay overrated para sa inyong motor. Kaya kung iisipin, ang best bearing ay itong si knuckle dahil pwede siya sa light at heavy loads.
Take note mga pare ko, kahit naman po na kailang ikinabit natin sa ating motor ay hindi naman po ibig sabihin niyan ay hindi na po ito masisira. Masisira pa rin po ito dahil na rin po yan sa wear and tear at dahil na rin po yan sa kulang po ang ating pag-maintenance at hindi po natin siya nagagrasaan. Kahit naman po ito, itong ating bolis, masisira din po yan basta kulang po siya sa grasa. Siya nga pala, yung aking motor ay may sidecar, heavy load siya, kaya ito po yung aking napiling gamitin, yung knuckle. Pero alam ko na po kung saan pupunta po ito dahil nga po ito ay hindi naman po original. Pero importante po ay marunong po tayo magpalit ng bearing sa ating steering head. Kaya abangan nyo po yung susunod kong video rito. Yun nga po na i-share po natin, natuturo po natin kung paano po magpalit ng bearing sa ating mga steering head. So paalam sa inyo mga pare ko, next video na lang po ulit tayong magkita-kita. Paalam!